Good morning. Good morning po sa lahat. Yan. So, magkapakilala po muna ako kasi for sure marami po dito na hindi nakakakilala sa akin kasi first time ko po mag-andak ng online business presentation po. Ako nga po pala si Mick Galarosa. Yan. Sa umaga po, pwede niyo po akong tawagin Maria Cristina. Yan. Pampaano lang po yun, pampakunting kasiyahan lang sa ating lahat. Bago tayo mag-umpisa, mag-introduce ko po muna yung sarili ko. Ako po isang dating OFW. For 12 years po, nagtrabaho po ako sa Netherlands. Umuwi po ako ng Pilipinas for good noong 2019. Doon ko po nakilala ang network marketing business. Bali pangalawang company ko na po ito. And bakit nga ba ako nasa ganitong klaseng industriya? Bakit nyo natanong? Kasi sasabihin nila, nag-OFW ka na, dapat mayaman ka na, dapat mapera ka na. Ang realidad po ng buhay, pag nagtrabaho ka sa ibang bansa, akala ng lahat, sako-sako na yung pera mo pag uwi mo ng Pilipinas. Pero ang reality po, karamihan po ng nagatrabaho sa atin sa ibang bansa, pag uwi po ng Pilipinas, back to zero ang nangyayari. Kumbaga, isa po yun sa mga challenges, bakit ang nangyayari po sa mga Pilipino ngayon, instead na pagtrabaho, ang dami po nag-iisip magnegosyo. Tama po. Kaya po ngayon, ito pong papakilala naming negosyo sa inyo na Supremacy International. Pakinggan lang po muna natin. And then, baka po meron tayong mga mapulot na magagamit po natin or makikita tayo ng opportunity na baka pwedeng ito yung makapagpabago na talaga ng mga buhay natin. So, umpisahan ko po muna. Sa company po namin, ano bang nangyayari dito? Ano bang kailangan nating ma-realize? Lahat naman tayo kailangan natin kumita ng pera, tama po ba? At ang main source ng income ng bawat tao, kadalasan po is pagtatrabaho at pagnenegosyo, tama po ba? Yun ang kadalas na pinagkakakitaan ng mga tao. Sa pagiging empleyado po o sa pagiging isang empleyado, ano ba yung difference niya sa pagninegosyo? Parehas lang naman na kumikita ng pera. Well, sa employment po, alam naman natin na sa employment, syempre, meron kang amo. Di ba? Meron kang income, meron kang kinasahod, iba 10-25, iba 15-30. So, meron kang regular na income. Yun ang sabi nila, marami sa atin iniisip na ang employment is security kasi meron kang ina-expect na income every 15 or every end of the month. So, for short, nagtatrabaho tayo para sa pera. Pero, nandyan din yung reality na pag hindi ka nagtrabaho, wala ka rin sahod. Tama po ba? Kasi, pag hindi ka nagtrabaho, hindi mo mafulfill yung oras ng na dinedemand sa'yo ng kumpanya o ng mga amo mo. So, hindi ka nila papasahurin. So, ngayon, ang magiging resulta niyan, ang nangyayari, gumagawa ka o nagtatrabaho ka para tuparin yung goal o pangarap ng amo mo. Tama po ba? Di ba? So, ang nangyayari, ang nagiging consequence, kadalasan, lalo sa mga kababayan natin na siyempre, merong mga pamilya, ang nangyayari po, kakatrabaho kasi ang employment, kadalasan, we're just making ends meet, tama po ba? Kumbaga, yung sahod mo ng 15, para yung budget hanggang katapusan, tapos yung sahod mo ng katapusan, para sa susunod na 15 na naman. So, ang nangyayari, yung mga nagkatrabaho, kailangan nilang kumayod ng kumayod. So, ang resulta, wala silang oras para sa pamilya nila. Kaya maraming mga Pilipino po nang nag-iisip na habang nang empleyado, yung iba kung may opportunity nag-iipon para po kahit paano or kung meron namang ding means or resources, yung iba po nagre-resort into putting up their own business. Kasi ito yung sinasabi natin naman, pag ninegosyo, passive income. Na kung saan, ang goal mo syempre pag nagnegosyo ka, yung perang in-invest mo sa negosyo na eventually, yun yung magpo-provide ng income kahit hindi na ikaw yung gumagawa. Yun yung tinatawag na leveraging. Kumbaga, you make your money work for you. Kumbaga, you multiply your time, your effort, and your money through other people. Kumbaga. So, yun yung sa pagninegosyo. Ang goal mo din dito, syempre, kaya ka nagnegosyo, para hindi ka mangamuhan. Para hawak mo yung oras mo, para ikaw yung sinasabi natin, boss, ikaw yung boss sa sarili mong negosyo. Na para, at the end of the day, mapagod ka man, mapuyat ka man, at the end of the day, hindi mo tinutupad yung pangarap ng amo mo kasi nga, ikaw yung boss dyan. So, at the end of the day, sarili mong pangarap yung matutupad mo. Na ang goal nating lahat, bakit tayo nagsasakripisyo ng oras, ng effort,
ng pera is para eventually magkaroon tayo pare-parehas ng time and financial freedom. Tama po ba? So dito, pinag-uusapan natin yung leveraging. Papakilala po namin sa inyo yung isang negosyo na pwede nating maging instrumento, pwede nating maging vehicle para matupad tong financial freedom na hinihingi natin or pinapangarap natin lahat. Ngayon, pakilala ko po muna sa inyo yung company, of course. Pangalan po ay Supremacy International Incorporated. Yan. Na-establish po kami July 6, 2019. Yan. So, magdadalawang taon pa lang po yung company. Pero kung titignan natin kung gaano nakalaki ang Supremacy International ngayon, we can say na nagpa-perform po talaga yung kumpanya. Kasi hindi po lahat ng ganitong klaseng, ng ganitong kumpanya na nasa first 2 years nila, nagsasucceed po. Lalo po sa pinagdaanan ng bansa at ng buong mundo ngayong sitwasyon na to ng pandemya. Alam po natin na ang daming mga negosyo, even malalaking negosyo na nagsara dahil po sa nangyari. Pero nandito pa rin po si Supremacy International at patuloy pong lumalaki. Kaya po, masasabi natin na stable yung company. And pakilala ko po sa inyo, yung presidente natin, CEO, si Press Aaron Mulyes. Yan. Isa po siyang, makita niyo naman, pogi-pogi. Yan, at batang-bata. Pero hindi po siya bata pagdating sa experience sa ganitong klaseng industriya. Kasi as at the age of 18, nasabak na po siya sa industriya ng network marketing. At isa na po siyang veteranong maituturing. Kasi marami sa experience po niya dito sa industriyang to. Ngayon, ano po ba yung pinaka-goal and vision ng Supremacy International, di ba? Kumbaga, we aim to be one of the exceptional and recognized globally as an exceptional network marketing company. Yan po. Yan po yung pinaka-goal ni Supremacy International. Yan. And ang main office po namin is located, sa mga gusto pong personally makita kung saan po located ang main office namin, nasa Hollywood Square Building po ng number 33 West Avenue, Quezon City. Yan, third floor po. Makikita niyo po dun sa may labas ng building nakalagay po yung malaking logo ni Supremacy International. And meron din po kaming mga satellite branches. Baguio, Bulacan, Taguig, sa Cavite, Batangas, Mandaluyong, Cebu, Zamboanga. And recently po, yun po, yung sa Zamboanga, sa Pagadian. And patuloy pong nag-expand at patuloy pong lumalaki at tumadami po ang mga offices ni Supremacy International sa iba't ibang parte po ng bansa, and we're going to even expand sa mga other countries po abroad eventually. Ayan. Next po. Yeah, ito po yung mga legalities namin. So sa mga, syempre, kadalasan na unang-unang tanong natin pag napapasok tayo ng isang negosyo or meron tayong kumpanya na sasalihan, isa po yan sa mga pinaka-importante na kailangan nating alamin at kailangan nating usisain, sabi nga, para masigurado na legit yung kumpanya na sasalihan natin. Yan po, lahat po ng legalities ni Supremacy International, makikita po natin yan. Kung gusto niyo pong personal, bumisita kayo sa main office natin. Nakalapat po yan sa may wall ng opisina po mismo. So, free po tayo na tignan and puntahan and dalawin po yung opisina natin para makita lahat yan. So, okay. Next po. Ayan. Yan. And we're very proud to say po na ito, kung titignan natin, yung makita nyo po sa slide ngayon, yung Pew Asia Award, Quality Excellence Award po, binigay kay Supremacy International. Which means po na at a very young age po ni Supremacy International sa industriya ng network marketing industry, na-recognize na po tayo agad. Kumbaga, na-recognize na po tayo agad and then nabigyan na po ng award. Which means na talagang Supremacy International is making a wave sa industriya po talaga. Yan. And ito po, isa po to sa mga one thing na we're very proud of po, yan. Kung makikita nyo, lahat po ng mga nandyan, yun po yung mga motorcycle achiever ni Supremacy International. And isa, I'm very proud to say po na isa po ako din sa mga mapapalad na nasama na in a matter of, in my first trip po, joining Supremacy International, after ko pong inaral and sinunod yung sistema, yung proseso po, ituturo din namin, ipapakita din namin sa inyo mamaya, nakuha ko po yung NMAX ko po. Yan. So ngayon po, meron akong more than 3,000 motorcycle achievers si Supremacy International, syempre. Ayan.
Okay. So ngayon, syempre, kung gusto natin makuha yung mga yan, paano tayo mag-join sa Supremacy International? Syempre, malaman po natin, meron po tayong mga packages. Syempre, negosyo po ito, meron po tayong puhunan. Ah, tama po ba? Ngayon, yung puhunan po, yung unang package po namin, tinatawag po namin sa atin ng package. So, for 194,820, meron ka na pong ROI na 289,000. Worth of products po yan and yung cash, in, cash incentive. Gold package po, 90,916. And the return of investment po natin dyan is 129,000. Then meron po tayong silver package worth 38,964. And ang ROI po natin dyan is 51,000 pesos po. Yan. So ngayon, isipin natin, baka medyo okay, negosyo, dapat may puhunan, pero hindi po lahat makakapol. So meron din kami pong premium package na tinatawag. So para po sa mga gustong mag-umpisa, yung premium package po namin, this includes po, ang inclusion po nito is 13,000 worth of products. So yung mga yan, mga produkto po namin, kung makikita nyo dyan, meron po kaming perfumes, meron kaming sabon, Supreme White and Youthful Glow, and meron po kaming Supreme Fit Coffee. Yan po yung healthy coffee, 8-in-1 coffee po na Supremacy International. Yan. And ang pabango po natin, meron po tayong 10 cents sa men and meron tayong 10 cents sa women. So, yan po ay inspired sa mga branded scents. Yan. So, mamimili na lang kayo kung ano yung mga depende sa trip niyo, sa type niyo na pabango, kung anong klaseng, kung mahilig ba kayo sa matapang amoy, mahilig ba kayo sa floral. So, it's up to you. Lahat po ng variants, meron po tayo niyan. Depende po sa taste niyo. Yan. And another inclusion po dito sa package natin, sa premium package natin, is next po. Ayan. Ayan po yung sabon natin, Youthful Glow and Supreme White. Ayan, para po makita nyo, yan yung Supreme Fit Coffee natin, na may alkaline po siya. Okay. Okay na po yan. So, yan yung mga products. Next po. So, medyo nagtaano yung ating slides. Hintayin lang natin sandali. Supreme Fit Coffee. Yan. Yung sa packages, yung sa premium package po natin, meron din po tayong, pag nag-avail tayo nun, meron automatic, meron na tayong 25% sa ating lahat ng mga products sa mga susunod niyong purchase. So, ibig sabihin, the next time, pwede ka nang kumita ng 25%. Ibig sabihin, for example, yung coffee natin is 490. So, 25% of that magiging income mo na. Meron din tayong binibigay po na personal accident insurance worth 100,000 pesos. So, ito po personal accident insurance, meaning kung halimbawa hindi naman sa hinahangad, meron pong mangyaring masama, ma-aksidente tayo, o malagutan ng hindi makaligtas o maputulan ng mga body parts, yan, meron po tayong pwedeng i-claim na 100,000 insurance. Pero syempre, wag naman po natin agad i-claim. Yan. Syempre, hindi po natin hihilingin na may mag-claim yan. Pero may naghahanap po tayo ng model kung meron pong gusto. Yan. And then, meron po tayong online distributors account. Yan. So, magkakaroon ka po ng para sa dashboard po. Yan. Pag once na mag-avail ka ng premium package. And then, marketing material. Syempre, meron tayong mga five-fold na brochures. Yan. Available po yan. And mga flyers. Yan. And meron po tayong free trainings. Yan. Lagi po tayo may mga free trainings. And mag-ginaganap po sa opisina or dito sa online, sa Zoom. And meron din po tayong mga incentives like travel, lifestyle, and cars, which we will explain po later on once na maging member na din po kayo para in details po. So, ito po yung mga example ng mga travel incentives namin. So, ngayon po, ito po yung pinakauna, yung Boracay. Soon po, aalis na po yung mga naka-avail, nakapasok dito sa Boracay travel incentive. And then, ongoing po ngayon, yung Macau, Hong Kong-Macau travel incentive. And then, meron din po tayong mga gadgets. And meron din po tayong motorcycle burst incentive na binibigay. Yan. So, additional incentives po ito, once na ginawa mo sa Supremacy International, hindi ka lang kumikita ng para sa pang-araw-araw mo. Pag ginawa mo pa siya ng tuloy-tuloy at nag-hit mo yung mga goals o yung mga travel incentives na yan, extra pa yan na ibibigay ni company. So, bakit hindi, di ba? Kaya meron din tayong mga car incentives, yung titignan natin.
So, 100 pairs, imagine. Kumita ka na, may bibigay pa sa yung extra incentive si company. So, bakit hindi, di ba? So, ganun ka-generous po yung company. Na yan po yung mga example ng mga, ano natin, mga car incentive. So, for 188 pairs, meron ka po ng mga higher sedan. So, meron kang like, yung Ford Focus. So, for 300 pairs, meron kang mga, yan, like Ford Everest, Isuzu Max, Nissan Terra, and Fortuner. Yan. So, saan ka pa, di ba? So, for 400 pairs, kung halimbawa nakahit tayo mga 400 pairs, yan, meron kang FJ Cruiser, Raptor, meron kang Toyota 86, ayan. So, mamimili ka pa dyan. Ikaw pa, your choice pa kung anong gusto mo dyan sa mga sasakyan na yan. And pag naka 600 pairs ka, ito yung malupit. Pwede mo makuha si Bumblebee. Ayan. And meron ka pang Mustang GT kung anong gusto mo. Or Cooper para sa mga pag-girly, yung mga girly. Mas gusto nila yan kesa sa muscle cars yan. Ayan. And then of course, syempre yung pinaka-importante sa lahat, once you join the company and avail of our packages, syempre meron tayong business opportunity. Ito yung negosyo na tinatawag syempre. So anong meron dito sa business na to? Syempre importante pag nagnegosyo ka, pwede kang kumita. Na dito kay Supremos International, pwede ka pong kumita ng maximum potential income per day is 20,000 or 600,000 pesos per month. Sa bawat account po yan. So, for only, imagine ha, for only 12,988, you will get all these incentives and all this income opportunity po na binibigay na sa Prema sa International. Imagine, 12,988, meron kang sarili mong negosyo. Kung tutusin po, sa mga taong nagninegosyo at may taong background, may background sa pagninegosyo, sobrang liit po niyang amount na yan para sa laki ng opportunity po na binibigay na sa Prema sa International. Kaya po, to go further po, i-explain ko po sa inyo kung paano pa po kayo pwedeng kumita kay Supremacy sa International. Yan. So, next po. So, ito po yung mga paraan kung paano kakikita. So, yun una, binanggit ko na kanina. Once na nag-avail ka ng package, so, meron kang retail profit. Yung retail profit natin is that 25% lifetime discount. Yan. So, ibig sabihin, yan yung AI sense natin, yung perfumes, saka yung Supreme Fit Coffee na $4.90. So, ang members price niyan is 368. So, meron kang 122 pesos per piece pag bumili ka. So, sa Supreme White, on sa sabon natin, 218 ang SRP niya. So, 164. Meron kang 54 pesos per purchase mo. So, ibig sabihin, example lang kung paano ka pwedeng kumita dito. For example, makabenta ka ng limang box ng coffee a day. So, meron kang 122 pesos times 5. So, meron kang 610 per day. So, just imagine magkano ang minimum salary natin ngayon, 537. So, dito pa lang, makabenta ka pa lang ng 5 box ng kape a day. So, meron ka ng 610 pesos. Okay lang, nasa bahay ka lang. Tapos, sumasahod ka ng more than minimum pa or kumikita ka ng more than minimum pa. So, kung pa-base natin yan, 610 pesos times 7 days mo, so, meron kang 4,270 pesos per week na income. So, in a month, okay lang. Meron kang 17,000 pesos na higit na kinikita. Nasa bahay ka lang. And, ito ka, nag-Facebook ka lang din naman araw-araw. Di ba? Kesa nag-like ka nang nag-like ng post ng kung sino-sino or kung ano-anong mga YouTube vlogs ang pinapanood mo. Bakit hindi mo pagkakitaan yung cellphone mo? Yan, pwede kang kumita ng 17,000 or more. Depende sa effort mo yan, syempre. Depende sa market mo. So, yan yung first way to earn para dito kay Supremacy International. So, yung pangalawa po, meron tayong tinatawag na direct sales commission. Yan. Halimbawa, ito yung tinatawag natin na direct sales commission. Pag halimbawa, meron kang na-refer. Di ba? Tinatawag na case system. Aba, kakilala mo, kamag-anak mo, classmate mo ng elementary, ka-classmate mo ng high school, ka-classmate mo ng college, katong-it mo, sabi nga nila, katong-it, ka-volleyball, ka-basketball, wag lang yung kabit, pwede yung kabit ng kapitbahay mo, wag lang yung sayo, yan. Halimbawa yan, pagpalagay natin, dito, sa Supremacy International, ang sistema po natin ay binary, kung titignan po natin yung nasa may monitor natin. So, meron tayong left sales group at meron po tayong right sales group. So, dito sa left sales group, halimbawa, nakakuha ka ng isa, so bibigyan ka ni company ng 3,000 pesos. Tama? Yan. And then, halimbawa, meron ka namang isa na nakilala na nag-avail din ng, nagustuhan din yung negosyo, nag-avail ng package. So, si Dealer B,
si Dealer B ngayon, meron ka ulit 3,000 pesos na makukuha sa kanya. Yan. So, okay lang. Kada ikwento mo. So, kasi ganun din naman eh. Bawa, nag-post ka ng negosyo mo. Nakita ng mga kaibigan mo, tinanong ka ano yan, paano yan. Ito, kwento mo lang kung ano yung negosyo na meron ka. Okay lang, pag nag-avail sila ng package, meron kang 3,000 pesos every time. Yan. So, yon. Tapos yan, kahit na meron ka ng dalawa, sabi mo nga, left sales group, right sales group lang, paano pag nakakuha ka ng pangatlo, pwede mo pa rin ilagay sa ilalim yan. Kasi dalawa lang naman yung paglalagay mo, left or right lang naman. So, kahit ilagay mo sa ilalim yan, ng pang 100 muna na downline, sa'yo pa din mapupunta yung direct referral na 3,000 pesos. So, unlimited po yan, as many as you can. So, sa dami ng kakilala mo, ng kaibigan mo, ng kamag-anak mo, nasa sa'yo po yan kung ilan ang kaya mo. Kahit hindi mo nakakilala po, pwede rin po. Yan. Yung pangatlo po, itong tinatawag natin na sales match commission. Yan. Kung tingnan natin, sales match commission from the word match, of course, meron tayong left sales group, meron tayong right sales group. Pag na-detect po ng system natin, yan, pag na-detect ng system na merong isa sa left, merong isa sa right, mag-match po yan, so meron kang 1,000 pesos. So, ma-detect ng system, merong isa sa left, merong isa sa right ulit, so meron ka ulit 1,000 pesos. And katulad din po nung kanina, sa sales match commission, unlimited din po yan. So, every time po na ma-detect ng system na merong kang isa sa left, merong kang isa sa right, kahit isang barangay pa yan, o isang probinsya pa yan. So, meron kang 1,000, unlimited po yan. So, nasa sayo po kung gano'ng kalaki yung gusto mong kitain. Yan. Yan. Pero, syempre po, dahil po legit ang kumpanya natin, so, meron po tayong tinatawag na safety net. So, yung safety net po ni company is 20 pairs per day. So, pwede kang mag-earn maximum ng 20,000 per day or 600,000 per month. Yan. Next po is yung ating tinatawag na quick start bonus. Paano naman tong quick start bonus natin na to? So si company po, nagbibigay po ng 5,000 pesos for the first pair. Yan. So paano po itong nangyayari? So again, left sales group, mayroon tayong right sales group, and then pag nakakuha ka po ng isa sa left, isa sa right, di ba? So meron ka ng direct sales commission dyan, ang 3,000, so meron kang 6,000, and then maririd ng system yan na nag-pair, or nag-match, so meron kang sales match bonus na 1,000, and then pag na-detect ng system na yan po yung first pair under your account, so magbibigay po ng extra na 5,000 pesos si company. Yan. So ibig sabihin, plus yung package, product package mo po na makukuha na worth 13,000, so okay lang po ba yung 12,988 mo po na nilabas, ang return of investment mo po is 25,000 pesos. So lugi ka pa ba? Diba? Plus, meron ka pang lifetime business. Yan. Yan. So, yan. 25,000 pesos po. And then, meron pa po tayong ibang ways to earn, which is yung 5, 6, 7. So, meron tayong product match commission, uni-level commission, and elite upgrade. Ito pong mga ways to earn na to, we will explain further po once na po nag-join na kayo or once po member na kayo na si Promise International. Kasi mas maiintindihan nyo po ito or mas ma-appreciate po nating lahat yung incentive na yon kapag ka po member na tayo ng Supremacy International. Yan. So ito po yung isa yung tinatawag natin na so karamihan po malamang dito na pumasok sa ating business presentation, curious po sila about the motorcycle incentive program. So i-explain ko po to sa inyo. Ngayon, lininawin ko lang po just to be clear sa lahat po ng mga attendees natin ngayon. Si Supremacy International po is hindi po tayo kasa. Hindi po kami ang maglalabas ng motor. Wala po kayong makikitang motor sa loob po ng opisina namin pag pumunta po kayo doon. Wala po kaming ahente ng motor sa loob ng opisina. Maliban na lang po kung meron kami mga members na mga manager ng mga kasa. Pero po hindi po si Supremacy International ang magre-release ng motor. Kaklaruhin ko lang po yun. So ito pong motorcycle incentive program, meron po tayong sistema na yun po yung ipapaliwanag namin sa inyo ngayon. Na pag sinunod po natin tong sistema na to, matutupad po natin yung motorcycle incentive program na sinasabi. So magkano ba ang down payment ng motor? For example, yung mga 125 na mga 125cc na mga motor. Yan, usually ang down payment niyan mga 11,000. And then ang monthly amortization manggagaling sa product commission mo. Ngayon papaliwanag namin kung paano. Halimbawa, 'di ba yung sales match commission mo nang una, makuha mo yung first pair mo, and then yung
pero yung bonus mo, plus yung quick start bonus mo, magkano yung sinabi natin kanina, 12,000. So, ang mangyayari dyan, yun po yung ipang-da-down natin. Tutulungan namin kayo na yun yung ipang-da-down para sa motorcycle po na gusto nyong kuhanin. So, ano yung difference? Pwede naman kayong kumuha, sabi mo, halimbawa, mga question nyo mamaya, halimbawa na, meron naman na akong 13,000, pwede naman akong dumiretso sa kasa, bakit hindi na lang ako doon bumili ng motor? Pwede naman. Pwede naman po, wala naman pong problema yon. Ang amin lang po, itong sistema na mapakilala po namin sa inyo, ito po yung pamamaraan kung saan po, instead na idiretso mo kay kasa, yung 13,000 pesos mo, pag pinadaan mo po kay Supremas International at ginawa mo po itong business, yung quick start bonus mo po and then yung first mo po na 6,000 na sales match commission, pwede mo pong ipang down and then meron ka pong ongoing na business. Paano? Halimbawa po sa first week, yun nga, halimbawa nakuha mo yung first match mo, so meron kang 12,000 na babalik sa'yo, tama po ba? So pwede yung pang down yan. Second week po, syempre yung nakuha mong dalawang tao na yan, ang goal lang din niya nila or ang syempre ang ipatuturo natin sa kanila is paano din makuha yung dalawang tao nila o yung dalawang tao under their organization. So okay lang kahit hindi mo nakakilala yon or hindi na sila galing sa pay system mo, meron ka pa ring sales match commission na 2,000 pesos. On the third week, so naging apat na yan sila. So yung dalawa kumuha din ng tagdalawa, naging apat. So meron kang 4,000. On the fourth week, naging 8 pairs na yan sila, so meron kang 8,000. On the 5th week, meron kang 16 pairs, so meron kang 16,000. On the 6th week, meron kang 32 pairs, so meron kang 32,000. On the 7th week, meron kang 64. And then the 8th week, yan. So 7th week, meron kang 127,000. And then the 8th week, imagine, plus 128,000. Okay lang, in a matter of 8 weeks, meron kang 255,000 pesos. So ngayon, ito yung logic na pag yung 13,000 mo, diniretso mo kay kasa, paano yung monthly amortization mo? So, kailangan mo na naman maghagilap ng panibagong pera para sa mga susunod na buwan para ma-fulfill mo yung mortgage mo. So, kung tignan mo ngayon dito, kung susundin natin yung sistema, kung aaralin mo yung negosyo at gagawin mo yung sistema, yan po, kung makikita nyo, magkano ang total, halimbawa, yung mga 125 na motor, magkano? Pagpalagay natin halimbawa na 100,000, bayad na ba yung motor mo sa 8 weeks na 255,000? Pwede na, di ba? Baka pangalawang motor mo nang hinuhulugan mo the following week. So kung titignan mo, sige, sabihin nyo na imposible yan na weekly ganyan ang kikitain mo. Sige, pagpalagay na lang natin sa pinakamabagal na paraan. 8 months, lagay mo na lang sa buwan yan. Yan. Pag nilagay mo sa buwan yan, okay na ba? 8 months, magkano normally ang mortgage ng motor? 3 years? Okay lang, in a matter of 8 months, bayad mo na yung motor mo, may sobra pa. Plus, kung tutuloy-tuloy mo pa yan on the 9th month, on the 10th month, 11th, and the 12th month, okay lang. Ang kikitain mo, ang posibleng pwede mong kitain na matter of 1 year. Pag sinunod mo yung sistema ni Supremacy International, meron kang more than 2 million pesos na income sa isang taon. Okay na po ba yun? Diba? So, ganun kaganda yung sistema ng Supremacy International na kaya kung titignan natin po at aaralin natin kung paano gagawin yung sistema at paano makilala ng gusto yung kumpanya at ano yung goal ng kumpanya para tulungan tayo. Ito po yung posibleng future na naghihintay sa atin lahat. Yan. So ngayon, possibly po meron tayong mga questions, tama po ba? Sa tulad ng sabi ng ating host kanina, si Ma'am Grace, thank you po pala Ma'am Grace kanina sa pag-introduce. Sorry, nakalimutan ko mag-thank you. Yan. Ngayon, ibabalik ko po kay Ma'am Grace para po kung meron tayong mga questions, kung meron kayong naisulat dyan ng mga questions, pwede po nating itanong sa kanya para po masagot yung mga naiwan natin na question. Okay lang po ba? Balik ko kay Ma'am Grace. Ma'am Grace, are you there? Yes. Thank you so much, Akmin. Napakaganda. Diba? Ang lino nung presentation, yung explanations. Meron po bang hindi naiintindihan? Kasi kung meron, ulitin na lang natin. Ulitin from the start. And this joke lang. Anyway, meron po kami mga hinanda dito, mga frequently asked questions na baka kasi yung iba, ito din yung mga katanungan nila, di ba? So, yan, unang tanong natin dito is, paano po pag hindi ako nakapag-invite? So, di ba, about dun sa motorcycle incentive program natin, kailangan lang natin ng dalawang taong invite, di ba? Or i-refer. So, yung case system natin. So, di ba, marami naman tayong kakilala. Di ba, marami tayong kaibigan. Paglabas mo pala ng bahay, ang dami mong kapitbahay dyan, di ba? Facebook, pagbukas mo ng Facebook account mo, ang dami mong Facebook friends dyan.
Diba? Kaibigan ng kaibigan mo, katrabaho mo, kachismisan mo, kainuman, diba? So, imposible na wala kang ma-invite doon kahit dalawang tao. Diba? Kasi dalawang tao lang naman yung kailangan natin doon sa motorcycle incentive program. Mas madami, mas maganda. Pero at least dalawa, diba? Then, next naman, paano kapag hindi po gumalaw yung left and right ko? Okay? So, paano pag hindi gumalaw? Ano ba yun? Paano pag hindi gumalaw yung left and right? Diba? Anyway, meron, since na team naman po tayo dito, na stroke daw. So, team naman po kasi tayo dito. So, tulungan. Tulungan, diba? Kasi, diba, tulungan tayo dito. Hindi lang naman ikaw yung gagalaw talaga. Hindi lang naman ikaw yung maghahanap dito. Pero, syempre kasi, yung na-invite mo, gusto rin magkamotor. So, possible talaga, mag-i-invite din talaga sila. Diba? Saka gusto nila magkaroon ng motorsiklo, mag-i-invite at mag-i-invite po sila. Kasi kung naiintindihan po nila yung sistema, yung proseso, yan, mag-i-invite po talaga sila. So, imposible po kasi hindi yun talaga makapag-invite. Diba? So, saan naman ako mag-a-apply ng motor? So, kanina, diba, sinabi naman ng ating presenter, ng ating speaker na, hindi po kami kasa, hindi po kami dealer ng motor, hindi po kayo mag-a-apply sa amin, okay? So, kung saan po kayo mas malapit, na mas malapit na dealer or kasa ng motor, doon po kayo mag-a-apply para po nakapangalan po mismo sa inyo yung motor ninyo. Okay? At least masasabi mo na sarili mo talaga yun kaysa nakapangalan sa company. Diba? So, kayo po mismo mag-a-apply ng motor doon sa malapit na kasa sa inyo. Okay? Next is, paano pag hindi po na-approve sa kasa? So, kasi dalasan lang naman hindi ma-approve sa kasa kapag may existing loan, may motorcycle loan ka. Diba? Pag meron, hindi talaga ma-approve yun. Pag tayo nung isa sa amin kasi, nahirapan siya. Umabot kami ng 3 weeks yata para maantay yung approval dun sa loan niya, sa motorcycle loan. Hindi siya ma-approve kasi yun pala may nakapangalan pa sa kanyang motorcycle loan. Okay? So, pag in case na ganyan, pwede mo ipangalan sa kapatid mo. Kapatid mo, okay? Na may trabaho syempre. Kasi yun, dapat yung may kumbaga may capacity pa rin, nakikita nila dun sa pag-CI nila, okay? Next is, paano kung ayaw ko ng motor? Okay lang po kung ayaw nyo ng motor kasi magkakaroon kayo ng income dito, okay? Ng cheque. So, extra income. Na kung saan, mas makakatulong po sa atin ngayon, lalong-lalo na ngayong pandemic. Okay? So, next is, paano kung hindi po ako makabenta ng products? Hindi makabenta ng products kasi sa products kasi change brand lang naman yung gagawin natin. 'Di ba? Umpisan mo sa sarili mo. Change brand ka, naliligo ka naman siguro araw-araw, 'di ba? So andiyan yung Youthful Glow and yung Supreme White na sabon natin. So yun na muna yung gamitin natin. Hindi ka lang babata, 'di ba? Puputi ka pa. Ayan. And syempre kung nagkakape ka, lalo na sa mga mahilig magkape, 'di ba? Kagaya namin, ang hilig talaga namin magkape. So Pinalitan na namin yung dati naming brand ng kape. So ngayon po, Supreme Fit Coffee na yung iniinom namin, di ba? Hindi ka lang magiging healthy, kundi magiging sexy ka pa. Ayan, di ba? So double purpose, di ba? Healthy ka na, sexy ka pa. So change brand lang tayo. And syempre, kung di ba, kailangan mabango pa rin. Kahit pandemic, kahit hindi ka lumalabas ng bahay, dapat mabango ka pa rin. So ayan po yung mga essence na perfume natin. So, change brand lang tayo. Siyempre, kapag nakita ng mga kamag-anak natin, kaibigan natin na ginagamit natin yung products natin, sa tingin mo, kaya hindi sila maapektuhan nun? Diba? So, sila, mga tita mo, mga kamag-anak mo na may hilig magkape, change brand din. Offer mo sa kanila yung Supreme Fit Coffee natin. Diba? Madaming benefits yung Supreme Fit Coffee natin. Diba? Yung sabon natin. Yung mga tita, titos na gustong bumata, di ba? Yung mga kaibigan na gustong pumuti, offer natin yung products natin. Di ba? So, mag-change brand lang naman sila. Okay? So, yung po, dito kasi sa business tour, I think, actually, anything, kung kahit anong business naman, may hirapan ka mag-decide talaga kung i-go mo or hindi, di ba? Kasi, syempre, ang unang-unang papasok sa isip mo is yung duda, nakakatakot. Nakakaduda, totoo ba itong negosyo to? Di ba? Totoo bang makakakuha ako ng motor dito? Di ba? Okay lang naman po yan. Kasi sa unang talaga matatakot ka, magdududa ka. Kaya lang, baka lang yung pinagdududahan mo, yung pala yung makakapagpabago sa buhay mo. Okay lang ba yung duda natin, pagdudahan din natin? Di ba? Ano bang meaning ng duda? Duda kasi is di uunla, di aasenso. Kung patuloy kang magdududa, wala talagang mangyayari sa buhay mo. Okay?
So, yung iba naman iniisip, baka po kasi malugi. Diba? Baka malugi yung negosyo ko. E paano mo masasabing malulugi, di ka pa nga nag-uumpisa? Diba? Paano mo masasabing lugi ka na? Diba sa tingin mo, 12,988 yung nilabas mo. May kapalit na 13,000 worth of products, lugi ka pa ba dun? Hindi, diba? Kasi may kapalit na siya ng products. So, imposibleng malugi ka dun sa 12,9. Sabihin, di ko po kasi linya yan. Diba? Hindi gawin mong sideline kung di mo linya. Diba? Hindi, kasi kung di mo linya, madami po kasi dito sa amin, hindi talaga linya, pero pinasok po yung ganitong klaseng negosyo. Meron po kami isang doktor, yan, doktor, pero bakit po, anong ginagawa niya dito kay Supremacy? Diba? Isa na siyang doktor, pero nandito pa rin siya kay Supremacy. Bakit ginagawa niya sa Supremacy International? Meron mga taga-call center. Diba? Bakit nandito kay Supremacy? Diba? So, yun po, hindi rin po namin linya to, pero nililinya po namin kasi alam namin, dito namin nakita na dito po talaga mababago yung buhay namin o makukuha namin yung pangarap namin. Okay? Yung iba naman sinasabi, walang time. So, walang time. Lahat naman tayo merong 24 hours, tama? So, baka naman kasi yung time mo, ginagamit mo sa paikipag-chismisan lang. Diba? Paikipag-walwalan. Ayan. Diba? So, gamitin natin, be productive po sa oras natin. Diba? Bakit yung iba nagagawa nila, bakit tayo hindi natin magawa? Hindi naman natin kailangan dito yung 24 hours dito eh, di ba? So, kailangan lang natin at least 3 hours, 4 hours. Di ba? Nag-Facebook ka lang naman, habang nag-scroll ka ng Facebook, i-post mo yung mga, yung about sa business natin, about sa motorcycle natin. Di ba? So, kung yung iba nagagawa, siyempre po dapat sa atin din, nagagawa din natin yun. Di ba? Kaya nga ng iba, kaya din natin yun. Di ba? So, yung iba, sinasabi walang pera or mahal. 12,988, mahal nga naman. Di ba? Kung isipin natin kasi expenses, mahal po talaga. Di ba? Mahal yun. Di ba? Pero kung isipin natin kasi negosyo, mura na po yun kung mapuputa pa ng sarili mong negosyo. Ano ba yung naiisip mo sa 12,988 na ilalagay mong negosyo? Di ba? 12,988 lang po yung lalabas natin dito. So kung dati, problema mo pera, baka kasi dati na-offer na rin sa'yo to or may na-offer na rin sa'yo ibang opportunity. Di ba? Pero sinabi mo din that time, wala kang pera. Ngayon, ino-offer namin sa iyo itong business na to, sasabihin mo na naman walang pera. So, possible po, after 5 years, pera pa rin yung problema nyo. Okay? Pag in-offer sa inyo or may nag-offer sa inyo ng ganitong klaseng opportunity, sasabihin nyo ulit na walang pera. Sigurado yun. Diba? Kasi kung hindi natin gagawa ng paraan, wala talagang mangyayari. Okay? Pero okay lang ba bigyan namin kayo ng solusyon kung paano ba? Ano ba yung way para makakuha tayo, kumbaga makapagpa-member tayo dito kay Supremacy, di ba? So sabi nga, sakay lang daw ng bus. Di ba? Pag sumakay ba ako ng bus, makakakuha ako ng 12,988. Di ba? Hindi, pag sumakay ka ng bus, okay lang ba nabigyan ka namin ng solution dito, okay? So sabi nga, letter B, ano ba yung B? B stands for benta. Okay lang ba magbenta muna tayo ng laman? Di ba? Benta ng laman, laman ng bahay po, okay? Baka kasi yung ref mo dyan, ang pagbukas mo ng ref, laman lang naman pala is tubig. Expenses lang yun. Diba? Nag-generate lang siya ng expenses. Sayang sa kuryente. Baka naman yung TV mo, kakapanood mo ng cardo, ilang years na ba si cardo? Ang tagal na di pa rin nagwawakas, grabe na yung expenses natin sa kuryente ng dahil kay cardo, diba? Benta muna natin yung TV natin. Kasi once na kumita tayo dito kay Supremacy, for sure, hindi lang po isang TV yung magbibili natin. Okay? Hindi lang isang ref yung mabibili natin. Okay? Yung mga hindi nag-generate ng income sa loob ng bahay, ibenta po muna natin yan. Okay? Next is yung S. S naman stands for, yung U naman stands for utang. So ano ba yung utang? Yung utang kasi, meron kasi tayong dalawang klase utang. Meron tayong tinatawag na bad utang or yung good utang. Okay? So, okay lang ba dun po tayo sa good utang? Kasi pag bad utang kasi mahirap yun, di ba? Bad utang kasi, di ba, meron kasi karamihan talaga. Hindi, actually, ugali talaga ng Pilipino eh. Ugali na ng Pilipino yung mangutang. Kaya lang, nagagamit ba sa tama? Di ba? Piyesta bukas, mangungutang ngayon. Para panghanda, magpapakain, di ba? Magpapasikat, ang daming handa, di ba? Kaya lang, kinabukasan, alam mo ba kung saan kakukuha ng pambayad mo sa utang mo? Hindi, di ba? Kinabukasan nga.
Diba? Hanggang nga kinabukasan kasi di mo na alam kung saan ka kukuha ng pambayad. Diba? Okay lang ba gamitin natin yung utang, gawin natin negosyo? Ipang-invest natin sa isang klaseng negosyo, gaya ng supremacy, diba? So good utang yon. Kasi for sure, alam natin na pag kumita, alam natin may pambayad tayo dun sa utang natin. Diba? Good utang. Huwag na po tayo dun sa bad utang kasi may hirapan talaga tayo. Mamumroblema lang tayo dun kung saan tayo kukuha ng pambayad. So dun tayo sa good utang kung saan magagamit natin mismo pang negosyo. Okay? Next is yung sangla. Diba? Kung ikaw may mga natinatago pa dyan sa drawer mo, na pagbukas mo ng drawer may mga kumikinang-kinang din ng mga alahas, isangla muna natin yan. Diba? Kasi pwede naman yung kunin ulit eh. Diba? Once na kumita ka na, kunin mo ulit. Diba? Kung may mga sentimental value daw, ganyan. So, pwede naman yung sangla mo muna. Then, pag nakuha mo na, mag-join kay Supremacy, kumita ka na, edi kunin, pwede mo siya kunin ulit. Okay? So, yan po yung BAS. Okay? Benta ng laman, ng bahay, utang. Siyempre, good utang din sangla. Okay? Yan. Siyempre po, kailangan kasi naman lang natin dito is subukan or mag-try. So, tama na yung mga if na yan, mga bat na yan, paano pag hindi kumita, diba? Paano ng mga pagdududa natin, di ba? Kasi baka ito, kung susubukan kasi natin, paano kung tumita? Paano kung nag-succeed tayo dito sa negosyong ganito? Di ba? Tama na yung mga if sa buhay. Kasi wala naman talaga maitutulong niya. So, kailangan lang na talaga natin dito isubukan. Okay? Kasi baka pag hindi natin sinubukan, wala, mag-i-end lang tayo sa regret. Kasi baka yung kaibigan mo na-invite na pala dito, kumita na, ikaw hindi pa rin kasi ayaw mo nga, di ba? Ayaw mo subukan. Okay? Kaya dapat talaga mag-decide lang po tayo. Yes or no ba? Kung gusto mo yung mabuhay, kung gusto mong mabago yung buhay mo, mag-decide ka ng yes, 'di ba? So right time to decide is now kasi kailan pa pandemic na 'yon, 'di ba? Decide ka na ngayon, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan yung pandemic, 'di ba? So para makapag-start na tayo ng negosyo natin, para maging mabago yung buhay natin and tayo yung boss ng sarili nating negosyo. Kasi pag no naman, kung nag-decide ka ng no, okay lang, wala namang problema sa amin, di ba? Kasi ikaw yung hindi kikita, kami kita pa rin. Kasi pag no kasi, pare-paras lang po yung buhay. Sabi ko nga kanina, di ba? Kung 5 years ago, problema mong pera, ngayon problema mong pera, after 5 years for sure, pera pa rin yung problema natin. Kung hindi natin gagawa ng paraan, okay? So, qualify quickly kasi hindi natin alam yung kaibigan natin, kamag-anak natin, na-invite na pala dito, ikaw na lang yung nahuhuli. Diba? Ikaw, sa kakaisip mo kung do-join ka ba or hindi, naunahan ka na ng mga kaibigan mo. Diba? Sila nagkaroon na ng motor, nagkaroon na ng sasakyan, ikaw wala pa rin. Diba? So, qualify quickly po kasi napaka-importante po talaga ng oras. Hindi na natin mababalik yung oras. Okay? So kung mag-decide ka rin lang naman, mag-decide ka na ngayon. Kumbaga, wag nang patumpik-tumpik pa. Okay? Yan po. So yun lang. Yun lang yung sa presentation. Ayan, thank you so much. Sana naiintindihan niyo yung ating presentation. Ayan. Kung may mga tanong pa po ba, meron pa po bang mga tanong dyan? Ayan, thank you. Anyways, dun sa mga nag-stay. Ayan, and syempre dun sa mga nakinig sa ating presentation. So, by the way, nandito po ako sa office ng Mandaluyong. So, meron po kaming office dito. Kung malapit lang po kayo or mga taga Mandaluyong, taga Pasig, mga malapit kayo dito sa lugar namin, pwede pa kayo bumisita dito sa office. Office namin is located at Unit 116, Cityland Grand Central Residence. So, ano po, may MRT lang po yan. So, MRT Show Station. Ano ba? Show Boulevard. Ayan. Okay? So, nandito lang po yung office namin. Pwede po kayo bumisita dito anytime. Ayan. So, siguro yung sa may mga questions. Yes po. Ano yung apps? May question, paano daw pag malayo, paano makakabayad? Paano kung malayo po kami or paano magbabayad? So, pwede naman tayo mag-deposit sa BDO account or GCash. Pwede po yun. GCash payment or BDO account. BDO account, okay? So, pwede yon, deposit na lang. Then, fill up ng application form sa online na lang din, yes. Send na lang. Then, mas na okay na pwede na po, yung receipt yes. Or yung deposits, pwede send na lang din, then para ma-register na po. Okay? So, may yes. Tanong pa. Kausapin na lang din yung mga nag-invite sa kanila. Oo. Yun po, kung hindi lang magtanong, kaya. Kausapin na mga nag-invite sa kanila, para mag-join. Opo.
Yan, yung may mga... May padala din sa kanila, ma-arrange ko pa, may papadala din sa kanila yung mga products. Mga products. Meron dito yung isa question, paano if maraming head avail? May limit ba? So, sa ngayon, hanggang 15 accounts pwede? Ayan. Diba? Hanggang 15 accounts po, pwede po kayo kumuha dito kay Supremacy. Okay? So, doon po sa iba, kung may mga tanong pa, ayan, pwede kayong mag-contact doon sa mga sponsors, sa mga nag-invite po sa inyo dito sa presentation. Okay? So, parang kung mag-join na, ayan, for sure, alam ko may mag-join na dyan. Ayan, kung mag-join na, contact na lang po yung mga sponsors nyo. Ayan, thank you so much po. Thank you, Abs Meek. Thank you po sa mga nakinig. Thank you po sa mga nag-stay. Ayan, may pakalap pa si Sir Dragon James. Ayan. Thank you so much po. Ayan, kung may mga question po, sa sponsor na lang. Ayan po. Thank you!